Hey mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. At ayan na nga, tumataas na nga pong SLP, no? Ayan na nga, nag-breakout na sa ating resistance na dito. And makikita nyo naman, as of now, ang price ng SLP ngayon ay 4.70 pesos na. So, pa 5 pesos na siya ulit dahil may naging catalyst dyan sa pag-angat nito. And sinasabi natin kanina, actually kanina lang, nag-predict ako na halimbawang tumaas siya dito, ibig sabihin may momentum talaga, andyan talaga yung mga buyers. And kung makikita naman natin, kanina pa dyan nagbabadya tumaas. Kumbaga, nag-iintayan lang, no? In trading psychology, nag-iintayan yung mga buyers na yan, yung mga uhaw na uhaw sumalo sa bounce nitong SLP. Ngayon naman, ay sulit na sulit yung pag-iintay nila dahil sabi mga nagko-comments, no, actually sa pagkaka-research ko din, kalaw-launch lang kasi or kakalabas lang ng Ronin Dex, no, talagang na-implement. At syempre, tulad ng sinasabi ko sa mga nakaraang videos ko pa, lagi-lagi, na kapag may good news na naging catalyst dyan sa pagtaas nitong SLP, kumbaga, mababago naman yung sentiments, ibig sabihin from negative, no, ibig sabihin dito, binuhusan, lakas ng selling pressure, panic selling, pero biglang binawi pataas dahil doon nga sa sentiment na yun and sa news. And bakit naman tumataas to ng ganyang kabilis? Ang tawag na dito ay sobrang momentum na or parabolic move. Kasi naman, ang psychology nito dahil tumataas, no, ay dahil halimbawa yung pataas na kanina, naispatan natin, iniisip na ng mga ibang traders na pumasok dyan, binabalak na nila. So yung mga kaibigan ko din, yung mga ka-trading groupmates, tinitignan na yan. So therefore, no, kapag ka naging ganun ang mindset ng karamihan ng mga traders, talagang ang tendency, tataas yung price. Ganyan kasi yung cycle, yung market cycle dito, especially kapag ka ina-analyze mo yung candlestick. So therefore, tumataas to dahil may mga pumapasok na maraming traders dito at sinasalo yung opportunity ngayon. So ngayon, ang tanong, and by the way pala guys, eto ha, nag-update lang ako sa inyo, pero sa lahat po ng nanonood guys, lagi po ako may analyzations, no? Sa SLP, mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko para lagi kayong updated dito sa mga price prediction natin sa analyzations, dahil totoo naman na nagiging evident yung mga predictions ko, basta hindi lang naman isang araw mangyayari, dalawang araw, tatlong araw. Kumbaga, ang mga prediction natin dito, it takes weeks, right? It takes long term, to medium term to long term. Kumbaga, hindi dapat atat. Kaya nga sa trading and investing, ang kasabihan dyan, patience is the key. Kumbaga, yung name of the game, patience talaga. So ngayon, eto ang tanong, mariretain niya ba talaga itong 4.70 pesos na to, na ayan na, oh. Talagang ayan, 0.0936 37. Kung makikita natin, sobrang ayan, papunta na ulit siya sa peak nitong candlestick ngayon na November 4. So bihira lang tayong makakita ng ganito dahil sobrang taas naman talaga. And sa ngayon, ang totoo niyan, ang buying behavior ng mga tao ay nagiging kumbaga parang ano yan, nagiging mabilis or decisive or parang deceitful, parang ganun. Ibig sabihin, madaling naaapektuhan. So, kumbaga itong price ng SLP ngayon, kaya ganito, dahil din sa emotions ng tao na kung saan andun talaga, gusto talaga nilang paangatin itong SLP. Pero, hindi natin masasabi kung all the way 20 na ba. Kasi layo pa, di ba? Hindi ganun kadali yun na kung saan magiging 10 pesos agad siya, hindi magiging 20 pesos. So ibig sabihin, yung mga fluctuations na ganyan, no, depende yan sa sentiment and sa news ngayon. Kaya nga yung news ngayon, lumabas na daw yung Ronin Dex. Sinabi ng mga subscribers din natin na kung saan talagang nakatulong, which is ayun yung naging catalyst ngayon, yung sinasabi natin. Pero sa lahat ng mga nagtatanong, sir, mariretain pa ba yan? Tataas pa ba yan ng 5 piso o 6 na piso bukas or ngayon? So, ang pinaka-final na answer ko dyan, no? Ang pinaka-final na answer natin dyan, kapag ka nag-continue wait pa itong momentum ng SLP ngayon, ibig sabihin, itong parabolic move na yan, itong strong, super, bullish,
no, strong super bullish candlestick na yan ay masusundan ng momentum na talagang paangat na. Ibig sabihin, may pag-asa, no? May chance na ma-breakout niya itong 5 piso. So sana ang hiling natin diyan hindi lang isang taas, hindi lang dalawa. Kumbaga, ang tinatawag natin kasi may continuation, may momentum, no? Ay yung minsan nawawala sa SLP katulad nito, tumaas kaso namatay, pero wag naman sana dito. Sana bombahin pa ng bombahin 'yan. Ibig sabihin nga kapag ka may good news, may dami talagang pumapasok na mga buyers. Siyempre ikaw ba naman, uy, may good news ang SLP. Ang iisipin mo agad noon, ang iisipin ng karamihan ng lahat ng traders na, uy, naku, may good news, tataas ang SLP nito dahil kasama na 'yan sa trading psychology. So it means talagang mataas ang volume din nitong SLP ngayon. At ngayon, tignan natin kung magbe-breakout ba siya or hindi. Pero, on the other hand naman, kapag ka hindi siya nagtuloy, eto mahalaga guys ha, kapag ka hindi siya nagtuloy, pwede pa mag-stay yung price niya dito between 4 to 5.20 pesos. Ayun yung sinasabi natin, hindi man siya tumaas ng tuloy-tuloy, natural lang naman yon, no? Na syempre, some way, somehow, yung mga nakabili dito sa baba, yung mga nakaabang dyan, nakapila na ng order yan, kapag ka magtitip yan, ibig sabihin, hindi maiiwasang hindi bababa rin yan, no? Kahit konti. Ibig sabihin kasi, natural lang yung may magsasell sa market. Kaya naman, no? Kaya naman, ina-anticipate din natin na halimbawa, marami magsell dyan. Ibig sabihin, may selling pressure, no? May selling pressure. Sa ngayon, wala pa naman so far. Ina-analyze natin bawat sides, no? At ito na nga, kapag ka bumaba siyang ganyan, nag-retrace, dahil sa dami rin ng magbebenta nito, siguro bukas or mamaya, pero sana nga wag naman, no? Knock on wood. Eh, talagang pwede siyang mag-stay dito. Kumbaga, mas okay na rin na nasa upper range siya kaysa sa na lower range na pwedeng bumaba ng 2 pesos. Pero ngayon, itong price movement na nga to, kaya ako sinasabi sa inyo na ang bawat galaw, guys, eto, di ba? Eh, then natameme yung mga nagsasabi na ang ano bawal or hindi pwedeng hindi akma na i-technical analysis itong SLP kasi wala daw mangyayari. And kaya nga natin i-analyze para makita natin yung day-to-day. Kasi isang araw na galaw lang, isang candlestick lang ay malaking bagay na sobrang-sobrang laking bagay sa mga traders dyan, sa mga investors, no? So, biruin nyo ilang percent na ganyan, no? So, calculate natin. Kung makikita mo naman natin talaga, talagang may momentum. So, sana lang talaga tumagal yung momentum na yan. Kasi, guys, alam nyo naman ang SLP, kumbaga, super volatile pa, bago-bago. Kaya naman sinasabi natin na sana nga may momentum na mag-occur. So, tignan natin. Ayan, ang laki ng tinaas niya, no? 40% from its low, no? Approximately yan, 40%. So, ibig sabihin, yung mga nakabili dito sa baba, may 40% na sila or kumita na yung nagbumili ngay araw ng 40%. So, ayun yung sinasabi natin. Pero, eto yung babala naman dito. Kasi, may sinabi yung si yung kasabihan nga na kapag ka nasa peer stage ang mga tao, sinabi yun ni Warren Buffett eh, kapag ka nasa peer stage ang maraming tao, no, greed daw yun, ibig sabihin good for opportunity. Kapag ka naman greed ang tao or nasa stage ng greed, ganyan, patas ng patas, nasa peer naman. Kumbaga parang vice versa, no? Ibig sabihin lang nun na kung saan, wag lang tayo basta bili ng bili. Hindi porket nakita natin, eto naman ha, babala lang to kasi marami din na hype eh. Eto lang babala lang naman para sa mga na hype. Kasi itong SLP, high risk, high reward to pag dating sa trading. No? High risk, high reward. Pwede kang kumita nga ng, ayan, 40% sa isang araw, sa isang oras lang na pag-hold. Pero, no? Kapag kayan lahat, nagkaipitan, na yung term nga nila na sinasabi, no? Kapag nakabili ka sa tuktok, at nag-retrace yan. No, huwag ka masyado magpakampante na, kasi mas okay na yung save ka kaysa naman dun sa, I mean, mas okay na pag-aralan mo muna maigi kaysa sasabay ka sa hype, right? Kaysa sasabay ka, pero yung pala na sa tuktok na pala. What I'm saying is, talagang pag-isipan mo muna mabuti, analyze mo yung market, tignan mo kung may continuation pa,
analyze mo muna and mag-rely ka kung trader ka man sa early time frame talaga para talagang exit agad, no? Kasi kapag ka ganyan nga ka volatile, ang ibig ko lang sabihin, babala na kapag ka na-hype tayo, bumili tayo because of hype, hindi natin pinag-isipan, tapos bigla nag-retrace yan dito, sige sabihin na lang natin dito sa 4 pesos, eto 4 pesos to eh, oh. Ibig sabihin, no? Eh di maglo-loss pa tayo rather than gain, right? So ayun lang yung mumunting babala kasi nga ay nagre-retrace na rin. Ang good to observe diyan, no, yung early time frame at yung momentum. Tignan natin kung may kasunod pa to bukas. So pero overall, yung ginalaw niya ngayon actually unbelievable, pero kasi ganun talaga sa trading eh. Yung is expect the unexpected, talagang titignan mo, wala nang pag-asa SLP, pero as I have said, yung mga nagpapataas nito ay yung mga bumobomba, yung mga sumasalaw, yung mga superhero traders. Para nang sa gayon, the buyers bring the prices up para hindi talaga mapabayaan yung price ng SLP na hindi mapabayaan bumaba. Kasi ang una mo nang gumagalaw dyan, no, para patasin ng SLP ay yung mga developers. And then the updates, they do the updates, no, the changes and improvements sa game. And then investors will follow and then traders will follow sa pagtitrade at para paangatin itong SLP. So tignan natin kung may momentum pa kasi talagang makikita natin yung momentum niyan, no? Naalala, ito ha, aabot siya ng 7 pesos, no? Or may possible na umabot ng 7 pesos kung mabe-breakout niya itong 5 pesos. So syempre paunti-unti pa rin ang pagsaset natin ng goals, na pagsaset natin ng target para someway somehow maging realistic pa rin tayo at hindi tayo maging kumbaga parang hula-hula na lang. So maraming salamat guys sa panonood. Bukas mag-update ulit ako. Yun lamang, i-share niyo tong video na ito kung nakatulong, at malaking bagay guys ha, na i-subscribe na yung YouTube channel natin dahil araw-araw po tayong may analyzations dito sa SLP. And pahabol ko lang din guys na may ginawa po akong trading group chat for beginners para sa lahat ito ng nanonood, wala pong bayad miski piso. Ang tanging gagawin nyo lamang po ay mag-subscribe sa YouTube channel na ito at i-like na ang video na ito. And pakipindot lang po yung like button and subscribe button also. At i-comment nyo po yung Facebook name nyo dyan sa comment section para makita ko po at para ma-reach out ko kayo, para ma-add ko kayo sa trading group chat for beginners natin. So maraming salamat sa panonood guys. Huwag kayong magpa-hype na sobra. I mean, hindi masamang pumasok kung pinag-aralan nyo. Ang masama, yung pumasok kayo nang wala kayong pinag-aralan, hindi nyo plinano, nakisabay kayo dahil sa hype test, nalugi kayo, bumaba, eh kasalanan nyo na po yun. So lagi nating tatandaan, we have to be accountable in everything what we do, especially here in trading and investing. Thank you and God bless us all guys.